And to celebrate
Let the peace of God that surpasses all understanding be
Kasiyahan na dulo ng ating Panginoong Jesus Christ.
Kristo na siya ang kanyang magligtas. Ito po yung pangako na kung sa atin, pinakalala ko sa atin, sa ito yung magbasa. Na gawa ko lang, mawala. Kasi yung mawala ka nito, mawala. Ngayon na lang sa atin dito, maliit na parokya, yung mga bilogis natin, may mga misa, malalapit lang, maglalakad ka rin. Pwede yung maglalakad ka rin, pero hindi na naman kalayo. Wala na siguro ang kahit bawat yung kilapit sa pinakamalayo. Bawat chapel, may misa tayo, ay o misa na inawala, sana ko ay hindi mawala yung kagalakan nyo. Na makita ko namin kayo ng sulit na makabago namin panahon. Pero tumawag sa kanyang bahay, pumunta kay Juan Bautista para magpapin niya. In greater anticipation of the coming of our Savior. Pero kung sabi nga, yung pagkakataon na yun ang huwag ko wala, hindi namin mayroon sa iyo ang huwag ito. Sabi nga, pagkatapos ng Marcelo,
yung pagbalik niya, habang mag-Christmas kayo, bahay mo sa internet, hindi, hindi mo solusyon ang karasa. Ano yung kinakalang solusyon? Na yung mag-alakan na nulong ng ating Panginoon, Heso Kristo. Na kung saan yung mga magkakulat natin, tama, iniligtas tayo ng Diyos. Sabi ko nga, hindi, Father, kaya ako nang sasabi yan, kasi paano hindi ko nadaas na ikaw ay maging biktima ng karasa? Sabi ko naman eh, nadaas ko man yan o hindi, yung maging biktima ng karasa. Ang masasabi ko lang naman, kapag ginawa ko ng masama ang isang tao, dahil ka ginawa ng masama, mayroon ka bang nakaamin na bago? Mayroon ka bang pinagkaibad ko sa masamang tao na gumawa sa iyo ng masama? Wala. Wala kang pinagkaibad. Eh, bakit ako naman yung nakaganda? Pero, does it make you a better person? Hindi. It even made you worse than that person. Bakit? Kasi alam mo kung ano yung mabuti at masama. Alam mo ang pangalan na minamahayag ng buong ikaw. Alam mo yung bahagi ng pag-ilos. Sabi ka, kung gawa mo ng masama, ang tanong buwan mo sa iyo ng masama, ay katulad ka rin niya na masama. Wala kang pinagkaiba sa kanya. Hindi mapapago ang taigdig na ginagalawa natin. At yung pangalan na minamahayag sa ating buong ikaw, sa mga nangyayon ng kanyang pag-iisena, ang imahe ng Diyos. Ang imahe ng Diyos na pamahe ito. Ang Kristo na nakatapos sa Diyos na ginawa ng masama. Pero hindi siya naging masama. Kaya saan tayo magdadalig ng lakas? Yung kagalakan na dulo ng pagliligtas ng Diyos. Na siya ang ating inaalaman at muli natin ng mga pangarasan sa kanyang kapangalakan sa pasto ng pagsila na ating hinihintay na ipagdiwang. Sa pamagitan ng mga ng biyayang ito, lubos natin pakikinabangan ang kagalakan na ulo ng ating Panginoon sa Diyos. Kaya mo sa ibang ngayon na ating pinamanig ngayon sa ayaw ng isang bukas, yung mga tao ang masalang yung mga tao, ano sa ayaw ng mga tao na kung saan ay naglahap ng 15 miles coming from Jerusalem going to Jericho? Ano sa ayaw nila? What should we do? What should we do? So hindi naman sila ayaw ng pag-inyan at kung ano yung element ko ng pag-abago. Okay. Because of their joy in the greater anticipation of the coming of the Savior. Nasa pag-abago ka lang. E nandun na yung kagalakan, hindi lalo na yung kagalakan ng dulo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung matitigan natin, yan yung balikan ko. Ang ilang mga ipinahayag ko sa ating Ebanghelyo, patuloy ko yung wakak. Tanong ng mga tax collectors, Pariseo, sabi niya, ano sabi ni John the Baptist? Stop collecting water what is prescribed. Yung tanong ng mga sundalo, ano sabi ni John the Baptist? Do not practice extortion. Yung extortion pala, hindi pala bago yun. 2,000 years ago, ginagawa ka pala yun. Do not falsely accuse anyone. Ewan sabihin ng iba lang na itong mga krimen nito, mga bago ito hindi. Matagal ng problema ng dito ng ginagalawa natin. Alam sa akin, then be satisfied with your wages. Ano bang sabi nung mga tao sa kusunod kay Jesus? Sabi ng what should we do? Ano sabi ni Jesus? Whoever has two works should share with that person who has none. And whoever has food should do likewise. So, nandun na yung pagbabago. In greater anticipation for the coming of the Savior. Nandun yung kagalakan. Kaya kapag
Father, bring the light and joy to our lives, that we may serve you with generous hearts. Help us to live out our adventurous visions. Through Christ our Lord. Amen. Thank you.